morning to all. Hindi lang good kundi happy and blessed rin ang bawat umagang pagising na si Jesus ay ating kasama. I'm Deaconess Sharon, ang muli niyo pong makakasama ngayong Martes ng umaga. Mapagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Samahan niyo akong awitin ng papuri ang ating Panginoon sa umagang ito. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin siya. Ah!
Ibinigay po na isang pagpapala ang bawat paggising sa umaga. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning, good afternoon, or good evening sa ating mga ka-faith saan mang panig ng mundo o lugar kayo naroon. First day po ng month of March today, kaya happy new month po sa inyong lahat. And it's Women's Month, buwan ng mga kababaihan ngayon pong Marso. Kaya mabuhay ang mga lola, nanay, ate at ang lahat ng kababaihan sa mundo. Ngayon pong buwan ng Marso, ang tema ng ating umagang kay ganda sa Jesus ay kasama morning devotion is about humility. Opo, sa Tagalog ay pagpapakumbaba. Marami naman tayong aral na narinig sa Biblia about humility. Pero bago po iyan, batiin muna po natin ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang birthday today. March 1, binabati natin sina Jacob Miguel Alag. Jacob, happy birthday sa'yo! And ang kapatid na Evelyn Lanusa and Ate Jelly Soriaga. Happy, happy birthday po sa inyo! Ito po ang panalangin ko. Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. Mula po yan sa 3 John chapter 1 verse 2. Happy, happy birthday po. Ang pag-iingat at pagpapala ng Panginoon ang laging sumayin nyo. Manalangin muna po tayo sandali sa ating pagpapasimula. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan aming Panginoon sa iyong kabutihan sa amin. Sa panibagong umaga sa aming paggising na muli mo po kaming pinagpala ng buhay at kalakasan. Lord, maraming salamat po at hayaan mo Panginoon na ikaw ay aming sambahin Panginoon sa espiritu at katotohanan sa maikling sandali na ito ng aming morning devotion na ilalaan po namin sa iyo. Pangunahan mo po kami. Mangusap ka po sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dalangin ko po na itago niyo po ang inyong abang lingkod sa inyong likuran. Ikaw po ang mahayag, ang iyong pong mensahe, ang aming mapakinggan. Mangusap ka sa amin, O Diyos, sa oras na ito. At ihanda mo po kami, Panginoon, sa pakikinig at pagtanggap ng mga aral, Panginoon, at ng mga inspiration na ihahatid mo po sa amin. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong basahin sa inyo ang mga talata mula sa Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Ito po yung tungkol sa talinghaga, tungkol sa pareseyo at maniningil ng buwis. May ilang mga nagtiwala sa kanilang mga sarili na sila ay matuwid at hinamak nila ang iba. Sa kanila ay sinabi rin ni Jesus ang talinghagang ito. Dalawang lalaki ang umahon sa templo upang manalangin. Ang isa ay fariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang fariseyo at nanalangin siya sa kaniyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako katulad ng ibang tao. Hindi ako katulad nila ng mga mangingikil, mga hindi matuwid at mga mangangalunya. Hindi rin ako katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng bagay na aking tinatangkili. Ngunit, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay hindi man lamang niya maitaas ang kaniyang paningin sa langit. Sa halip, ay kaniyang binabayo ang kaniyang dibdib. Sinasabi niya, Diyos, pagkalooban mo ako ng iyong habag, ako ay isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay umuwi sa kaniyang bahay na pinaging matuwid at ang isa ay hindi. Ito ay sapagkat ang bawat isang nagtataas ng kaniyang sarili ay ibababa at ang bawat isang nagpapakumbaba ay itataas. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Bukod po sa kwentong ito ng talinhaga sa Biblia na ating narinig, marami na rin tayong narinig ng mga kwento na kung saan ang mga mapagmayabang, ang mga mapagmataas ay hindi mabuti ang kinahihinatnan. Ang isa nga sa klasik ng kwentong pambata na madalas nating marinig ay ang kwento, ang istorya ni Pagong at ni Kuneho. Ang nagpapataas, nagmamataas ng kanyang sarili ay ibinababa at ang nagpakababa ay siya namang itinataas. Humility. Kung meron mang character sa Bible ang hahanapin natin ng katangiang ito, syempre, ang pinakauna na dyan na makikita natin ay mismong ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Diyos
ay nagpakababa, hinubad niya ang pagiging Diyos at hari, inabot at nakipamuhay sa piling ng mga tao. Sa talinghagang ating napakinggan, ang kwento ng pareseyo at ng isang tax collector na nagpunta doon sa templo upang doon ay manalangin. Ikinumpara daw ng pareseyo ang kanyang sarili sa maniningil ng buwis at tiningnan ang kanyang sarili na mas matuwid kaysa sa iba, kaysa sa isang tax collector. Sa kanyang panalangin ay kanyang sinabi, "Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako katulad ng maniningil na buwis na ito, ng mga hindi matuwid, mga nangangalunya. Hindi rin ako katulad ng mga maniningil na buwis na iyan." At hindi lang yon, ipinagmamalaki niya rin sa Diyos ang kanyang mga ginawa. Dalawang ulit na nag-aayuno sa loob ng isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo at ang lahat ng bagay na aking tinatangkilik, ang sabi pa ng pariseyo. Samantala, yung tax collector, ang sabi sa kwento, hindi man lamang niya itinaas ang kaniyang paningin sa langit. Sa halip ay kaniyang binabayo ang kanyang dibdib. Sinasabi niya, "Diyos, pagkalooban niyo ako ng habag, ako ay isang makasalanan." Mga kapatid, may mga pagkakataon na may tendency tayo na magkumpara ng ating sarili sa iba. Siyempre, sometimes we judge people according to our personal standard at madalas pa nga, we judge other people without fully understanding their situation, their weaknesses, and their shortcomings. Kaya ang paalala ni Pablo tungkol sa bagay na ito mula sa 2 Corinto 10:12, "Hindi ko ipapantay o ihahambing man lamang ang aking sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Sila-sila ang naglalagay ng sukatan at parisan sa kanilang sarili." Wala namang taong ganap na mabuti o perpekto. Lahat tayo ay may kahinaan. Lahat tayo ay merong self-preservation. Madalas din sa ating pakikitungo sa ating kapwa, meron na tayong agad na prejudgment. Pati nga yung tinatawag nating first impression sa isang tao, prejudgment yan na nagagawa natin. Kagaya din pag tayo ay tumitingin sa isang group picture na kung saan kasama tayo, syempre, ang una nating titingnan ay ang sarili natin. Kung maganda ka ba o mukha ka bang mataba o mapayat, yung angulo ng pagkakakuha sa picture sa'yo ay maganda ba? Pag maganda, ipipost. Pag hindi, papalitan ng ibang maganda ang kuha mo. Because we want to look good and beautiful pag nakita tayo ng ibang tao. Gaya ng kwento sa Biblia na ating narinig, ipinakilala ni Jesus ang isang pariseyo na napakataas ang tingin sa sarili at ang daming mabubuting gawa na ipinagmamalaki sa harap ng Panginoon. Ang pangunahing katangian na kabaligtaran ng humility ng pagpapakumbaba ay ang tinatawag nating pride and self-righteousness. Subalit tandaan po natin, mga kapatid, na ang pinakamalinis nating mga gawa ay para lamang basahan sa harapan ng Diyos kung ikukumpara sa kanyang kalinisan. Sa harapan ng Panginoon, wala tayong pwedeng imagmapuri, ipagmapuri, ipagmalaki. Hindi rin po magandang ituring ang iba na masama at tayo ay mabuti. Ang self-righteousness ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pare-parehas lang tayo na walang pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, by knowing and depending completely on God's grace, we avoid the sin of pride and self-righteousness. Kapag ang isang tao ay patuloy na nagkakasala at nagmamaang-maangang na wala siyang ginawang masama, hindi siya nagtatapat sa Diyos at hindi siya humihingi ng tawad. Patuloy siyang kinakain at pinarurusahan ng kanyang budhi. Ang sabi sa Kawikaan 16:18, ang palaloy humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Sa kabilang side naman ng story, let us learn the value of humility. Sa Kawikaan 3:34, ang palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Amen.
kung merong man daw pong pwedeng makahaplos sa puso ng Panginoon, ito ay ang humility, pagpapakumbaba. Kumpara dun sa Pariseo na halos ipangalandakan ang kanyang mga ginawa sa Panginoon, ang publikanong ito ay lumapit sa Panginoon na kinikilala ang kanyang mga pagkakasala, ang kanyang mga pagkakamali. Hindi niya magawang maikumpara ang kanyang sarili sa iba dahil para sa kanya, ang katulad niya ay nangangailangan ng habag ng Diyos, ng biyaya ng Panginoon. Hindi habang nagmamataas tayo, mahirap maranasan ang Diyos. Ang isang taong palalo ay palaging nakatingin sa ibaba. At habang sa ibaba tayo nakatingin, we cannot see something that is above us. Mga kapatid, being a Christian is all about following Jesus. It's all about knowing Him, trusting Him, and obeying Him, and becoming like Him. And to become like Him, kailangan nating taglayin, gayahin ang kanyang mga katangian. Una na nga dito, ang maging mapagpakumbaba. Jesus, our model of humility. To be humble means to recognize we are not self-sufficient. Rather that we depend on God's for all we need. Ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Our lives, our salvation, our hope, our strength, our abilities, everything is given by God and nothing is our own. Kaya sa harapan ng Panginoon, wala po tayong kayang ipagmalaki. Sa harap ng Panginoon, hindi tayo pwedeng magmalinis. Hindi rin nating kayang magpakitang tayo ay matuwid, mabuti at ganap at walang bahid ng kasalanan. For God knows, God sees, God hears everything about us, about you. Kaya mga kapatid, mabuting sundin na lang natin ang mabuting halimbawa na katangian ng Panginoon. Maging mapagpakumbaba tayo sa lahat ng pagkakataon. At ang Diyos ang sa atin ay magtataas. Amen. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Ikaw na nagpakita sa amin, Panginoon, ng buhay na patotoo, ng halimbawa ng pagpapakumbaba. Tulungan mo kami, Panginoon, na kagaya mo ay makita sa aming mga buhay yung humility. Humihiling po kami ng kapatawaran, humihingi kami ng kapatawaran sa iyo sa maraming pagkakataon, Panginoon, na nakikita namin ang aming sarili na mas malinis kaysa sa iba. Nakikita namin ang aming mga sarili na mas magaling kaysa iba. Lord, patawarin mo po kami sa mga panahong nananaig sa amin yung aming pride and self-righteousness. I-rebuke mo po kami, Father God. Tulungan mo makita namin ang mga pagkakamaling ito sa aming mga buhay. Andalangin namin, O Diyos, kung paano ikaw ay nakapakita sa amin ng pagpapakababa, gayon din naman ang aming gawin sa iyong harapan at sa harapan ng aming mga kapwa. Tunay, O Diyos, na wala kaming kayang ipagmalaki sa iyo. Wala kaming kayang ibigay sa iyo at hindi namin kayang tumbasan ang lahat ng kabutihan mo. Kaya sa iyong harapan, Panginoon, kami ay maliit lamang at tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay, matuto kaming magpakumbaba kung paano mo ito itinuturo sa amin. Salamat po, O Diyos, salamat sapagkat ikaw na modelo ng humility ay patuloy na nagpapaalala sa amin na huwag naming tingnan ang aming sarili na mas mataas kaysa sa iba. Bagkos, Panginoon, magtiwala kami na sa iyo, sa iyong paningin, lahat kami ay pantay-pantay at kami ay nabubuhay lamang dahil sa iyong grasya, dahil sa iyong biyaya, because of your grace, Father God. Salamat, O Diyos, sapagkat sa kabila ng maraming pagkukulang na ito, mahal mo pa rin kami at tinatanggap mo pa rin po kami. Sa oras na ito, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga paalala ng iyong mga salitang ito. At ganun din aming Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo sa panalangin. Lalo higit, Panginoon, sa kalagayan ng aming bansa, maging ang kalagayan ng aming mundo.
Lord Jesus, we are praying, Panginoon, sa mga pamilya, mga bata, mga magulang na ngayon ay naiipit ng gera, dulot ng war between Russia, Panginoon, and Ukraine. Lord, Ikaw lamang ang nakakabatid, Panginoon, ng tunay na kadahilanan bakit nangyayari ang lahat ng ito. Subalit ang dalangin namin, Panginoon, kalingain mo sila, O Diyos, na ngayon ay nasadlak sa ganitong kalagayan. Patuloy, Panginoon, na paghariinawa sa puso ng mga maraming tao ang pag-ibig at pagmalasakit sa bawat isa. Lord, we pray. Alam namin sa ganitong gera, Panginoon, walang panalo. Lahat ay maaaring talo. Pero Lord, ang titiwala po kami na You will send help, Panginoon, gagamit ka ng maraming instrumento at kaparaanan upang maabot ng tulong sila na higit na mas nangangailangan sa panahong ito. We pray, Panginoon, for our brothers and sisters in Christ, Panginoon, sa mga bansang iyon. Patuloy, O Diyos, na tulungan mo sila na humawak sa kanilang pananampalataya sa Iyo lamang. Salamat, Lord Jesus, sapagkat alam namin, You're in control pa rin anumang sitwasyon at kalagayan. Hindi man namin maunawaan sa ngayon kung bakit nagaganap ito, pero nagtitiwala kami, Panginoon, that You're in control of everything, Lord Jesus. Dalangin din po namin sa Iyo ang aming bansa sa nalalapit na eleksyon, Father God. Dalangin namin ang maayos at mapayapang eleksyon, Panginoon. Pagpalain mo sila ng mga aspirant at sila ng mga kandidato, ang mga mamamayang Pilipino. Pagkalooban mo po kami ng karunungan na nagmumula sa Iyo upang Ikaw ang maglagay sa aming puso ng tamang kandidato, Panginoon, na Iyong pipiliin para sa aming bansa. Lord, we pray for our family, ang bawat pamilya na aming kinabibilangan, ang mga magulang, ang mga anak. Panginoon, patuloy mo po kaming pagbuklurin ang Iyong pag-ibig. Patuloy mo po kaming pagbuklurin ng iisang pananampalataya at pagtitiwala sa Iyo. For every need, Panginoon, ang Iyong provision, ang maranasan po nila sa kanila na may karamdaman, ang kagalingan po ay Iyo pong ipagkaloob sa pangalan ni Jesus. Panginoon, nawa sa bawat paglapit at pagtawag ng Iyong mga anak, kami po ay Iyong dinggin at ang panalangin ay Iyo pong ipagkaloob sang-ayon sa Iyong kalooban. Salamat, Lord Jesus. Salamat sa inspirasyon ng Iyong mga salita sa umagang ito. Samahan mo po kami sa kabuuan ng araw, sa mga gagawin pa namin today at sa mga susunod pang araw, Panginoon. Pagpalain mo po kami at ingatan sa lahat ng pagkakataon. Ibinabalik po namin sa Iyo ang aming papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po muli, mga kapatid, sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. Patuloy po nating ipalaganap ang banal na salita ng Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. And you can also share God's word and God's love by sharing this video sa inyong mga friends at sa inyong mga family at sa inyong Facebook timeline. Thank you so much po. Happy New Month to all. Stay safe and healthy, mga ka-faith. See you again next Tuesday and every day. God bless po.